Hi, hello. Kumusta na kayo? Welcome again sa research method natin. Ngayon, we will try to decide sa methodology natin na gagamitin sa research natin. Then after considering yung previous topic natin, for example, yung 5W, yung question na yon, kinonsider mo na siya, pwede ka na ngayong mag-isip, no, kung paano mo ika-conduct yung research. Okay, so ito yung methodology natin. Okay, so yung, by the way, yung research methodology natin ay iba siya sa research methods. Okay, when you say the research methods, ito yung mga tools na ginagamit natin na pagkuha ng data. Halimbawa, yung questionnaires, interviews, mga survey, kung ano pa. These are research methods. Now, kailangan maintindihan natin kung anong pagkakaiba ng qualitative at saka quantitative research. Sa qualitative research, normally yung ine-explore natin dito ay yung mga attitudes, o kaya behavior, mga experiences, tapos yung methods na ginagamit natin dito, yun nga, yung interview, we can have the focus group discussion, at pwede kang mas lumalim pa nito sa bawat participants. Mas lalong malalim ang makukuha mo sa mga participants. Pwede mo siyang punan ng mas malalim na data. Since na, yun nga, ganun nga ito, kaya konti lang yung mga nag-take part dito sa ganitong klaseng research. Yung mga contact dito sa research na ito ay it tends to last longer. It takes time. Kailangan mo ng mas lalong maraming oras to have contact with your participants. Whereas itong isa, itong quantitative, actually large scale to, madami. And gumagamit tayo nitong ng mga questionnaires, about structured interviews, our research methods. Halimbawa, meron isang researcher na nakatagpo pa doon sa daanan at saka nag-field up ka ng questionnaire na binigay niya sa'yo. So, actually, this falls under the umbrella of quantitative research. Okay? So, this types of research reaches many more people, maraming tao, pero yung contact mo sa kanila is weaker. No? Hindi parehas nung sa qualitative na much longer. So, you have to learn how to decide what methodology yung tama sa'yo. So, depende sa research natin. So, hindi naman pwede natin sabihin na mas matindi yung qualitative kaysa sa quantitative, o kaya yung quantitative mas matindi kaysa sa qualitative research. Actually, depende yan sa line of study, kung anong klaseng uri ng research yung ginagawa mo. Yan. Isang bagay pa dito, may doon sa mga research questions, makikita natin kung anong klaseng research yung kinakandahan, yung qualitative o quantitative siya. Halimbawa, how many, or test, or verify, how often, how satisfied. So, ito yung mga sample na naglilin doon sa quantitative research. At yun namang tanong na halimbawa, discover, think, behave. So, malamang na qualitative yung pwede natin gamitin doon. But sometimes, meron pong combination ng dalawa. Okay, we can use quantitative and qualitative. Ang tawag nito is triangulation. So, you can use this, itong dalawang klase ng methodology, qualitative and quantitative, sa isang research. Again, depende yan sa klase ng, anong klase o uri ng research ang kinakandak mo. Okay, so by the way, meron tayong mga examples ng qualitative research para mas maintindihan natin. Okay, halimbawa itong tinatawag nating action research. This kind of research, sa ilan sabi research methods daw ito, pero it is much better understood na maging methodology itong tinatawag nating action research. So the researcher here works in close collaboration with a group of people to improve the situation sa particular setting. This type of research is popular in areas such as organizational management, community development, education, agriculture,
it begins with a process of communication, an agreement between people who want to change something together. Now, meron pong itong four stages. Simula po ito sa planning, then acting, observing, and reflecting. So this is action research. Meron din tayong tinatawag na ethnography. Ita ang ugat nito, ang roots nito ay anthropology. Okay, so it is actually a popular form of inquiry, yung paghahalungkat, pagtatanong, at the turn of the century when anthropologists traveled the world in search of remote tribes. So the emphasis of ethnography on describing and interpreting cultural behavior. Karamihan po ang tawag sa mga nag-conduct ng research na ito is ethnographers. Actually, they immerse themselves, no, sa mga buhay o sa kultura ng grupo na kanilang pinag-aaralan. Okay, so yun yung ethnographic. Then, meron din tayong feminist research. For a long time, dati, yung research kinakandak lang sa mga lalaki, sa male subjects. Tapos yung result, gine-generalize nila para na raw sa whole population. So, ngayon, hindi na po yan. So, itong feminist researchers critic both the research topics and the methods used, especially those which emphasize objective and scientific truth. Isa pa ho, example is yung grounded theory. Oh, ito yung methodology na first laid out in 1967 ni Glasser at saka Strauss. It tends to be a popular form of inquiry in the areas of education and health research. Kasi yung emphasis ng methodology na ito is the generation of theory which is grounded in the data. So ang ibig sabihin nito, it has emerged, nanggagaling po siya doon sa mga data na mismo. Kaya nga, grounded theory siya. So these are some examples, no, of qualitative research methodologies. Okay, so at least alam na natin yan, no? Meron akong example dito. Sabi nga, dito, i-revise natin yung statement na ito. Sabi nga, itong original statement, sinabi niya, this research aims to find out what people think about television. So, re-revise siya. Ganito ang revision niya. This research aims to find out what primary school teachers think about the educational value of the Teletubbies television program. So, hindi po siguro pamilyar sa atin yan, yung Teletubbies. Wala na po sa TV. Pero sikat na sikat yan noon. It's a TV program. Okay? So, mas makikita natin dito na yung research natin, yung research topic natin, ang re-revise siya, mas well focused siya, kasi nga alam mo kung anong gagawin mo. Doon sa una very general siya, pero dito mas specific siya, no, to find out what primary school teachers. So yung grupo na kukunan mo lang ng class ng respondent is yung primary school teachers, no. So, kung ano yung iniisip nila about the specific and program sa TV. Doon sa una, sa original statement, general, wala pong nakalagay. This one, another example. So, my project is to do some research into Alzheimer's disease to find out what people do when their relatives have it and what support they can get and how nurses deal with it. Now, nirevise siya, the aim of this research is to find out how many relatives of Alzheimer's patients used the Maple Day Center and ascertain whether the service is meeting their needs. Again, mas naging focus siya, much better focus sa revised statement number 2. So, it was, yung research population niya ay nilalimit lang siya sa relatives ng Alzheimer's patients na gumagamit ng Maple Day Center. So, kung papakuha sa inyo kung anong methodology ang pwedeng gamitin dito, makikita natin mismo dito itong phrase na how many. So it implies quantitative, okay, study. Magagamit ka ng quantitative. So okay, so doon pa lang may hint ka na. Another
example ay sabi dito, so we want to find out how many of the local residents are interested in a play scheme for children during a summer holiday. This research aims to find out how many people from our state are interested in and would use children's play scheme in the school summer holiday. Again, if you want to find out dito kung anong klaseng research, so it can be qualitative or quantitative. So yung word na how many, ibig sabihin quantitative yung gagamitin mo. The tenants, sabi nga, the tenants association dito wanted to obtain funding for their play scheme and felt that it was important to gather statistics which they could take to possible funding organizations. Actually, it also suggests a quantitative study because of how those are mga samples dito sa atin. So, yan lang muna siguro. So, thank you.